Hi mga ka-BAs, it's me again, Claire. Welcome to my work from home story. We already reached the 1,300 subscriber and I would just like to thank you na kahit na hindi ako madalas mag-upload, I'm not also doing live since actually 1 month na kasi super busy tayo sa job and we wanted to make sure na ma-priority natin yung mga needs ni clients para naman maging update tayo. So, I'm doing also this video ngayon. Thanks for staying on my channel. Ngayon guys, mamimigay ako ng 100 load. So, meron tayong palaro ngayon na on the next video, sasabihin ko kung sino yung nanalo. Which is, dito sa video na ginawa kong ito, naglagay ako ng hidden code na kailangan mong i-comment sa baba. At kung ikaw ang unang nag-comment, you're going to win a 100 peso loan. Wow. So, every upload natin yun gagawin, mga ka-BA, okay? Nagtataka po na yung Your VA Claire ko na Facebook page is wala na po, na disabled po siya. Since we wanted to make sure na ma-share ko sa inyo lahat ng knowledge ko, lahat ng ideas ko, so I make new Facebook page. So mga ka-BAs, don't forget to follow or like my Facebook page. Ayan po siya. And this is also my Instagram account. Paki-follow na rin po ako. Para mas marami po tayong matutunan, mas marami akong ma-share sa inyo. Kasi limited lang naman yung video natin dito kay YouTube. So, gusto natin ma-share lahat ng experiences, lahat ng knowledge ko sa inyo. Para mas madali kayo makapag-start ng home-based job. So guys, gaya rin to ng ibang mga trabaho. Okay lang yan na ma-disabled yung mga account nyo. Okay lang yan. You can move on and start over again, diba? So, alam ko, isa lang yun sa mga challenges na kailangan pagdaanan. Pero okay lang yun. We wanted to make sure na lahat ng ideas and experiences ko is I'm going to share it with you. And I'm hoping na makapag-follow kayo sa mga social media accounts ko. So, for today's topic, I'm going to share you one of the skills that you might need to consider to learn para mag-start in a virtual assistant, social media manager, or content creator. Isa ito sa mga basic skills na kailangan nyong malaman into Photoshop. I'm going to share you my screen right now, yung basic na ginagawa ko sa Photoshop, kung ano yung mga ginagamit ko para makapag-crop ng photo. If you're watching on all my videos, siguro aware kayo, palagi kong binabanggit yung you should know how to learn how to edit a simple photo, yung mag-crop and edit ng photo. Kasi isa yun sa mga skills na kailangan nating matutunan being a virtual assistant or we wanted to start in a home-based job. Kasi ito sa mga importante, actually lahat naman ng skills na tinuturo ko dito sa channel ko is lahat yun kinukonsider kong step by step. Kung gusto mo talaga maging part ng or kung gusto mo talaga mag-start in a home-based job. I'm going to share you today how do I make my photos into PNG. PNG is yung transparent yung background niya. I'm going to share you one of my photo here that I'm going to make as a thumbnail dito sa video na gagawin ko ito. So, ito yung photo na gagamitin ko. So, ang gagawin ko is tatanggalin ko yung background na nakalagay sa photo na yan. And then, pwede ko siyang mapalitan or po pwede ko mapalitan yung background ng photo. So, I'm going to share my screen right now so it's easy for you to understand how do I do it. Simple editing is one of the skills that you must need to learn. Make sure you're going to finish this video so you will have an idea on how to edit a photo. So, keep on watching. So, mga ka-BA, ito lang naman yung kailangan yung gawin. So, you need to open the file that you wanted to edit. So, hahanapin natin siya. So, feeling ko nasa down. So, ito siya. Open lang natin. And then, ayan. Kiklik natin to. And then, i-highlight natin yung kung ano yung
babawasan lang natin siya. Mga excess. Kailangan natin nagdagan dahil meron dito. So, check lang natin. Last lang pa rin ito. Gusto natin nagdag. Okay, lang siya i-deliver natin yung buko. Bawasan natin. And then, i-click nyo lang tong refine edge. Refine edge. So, ayan na siya. Oh, pero putol to. So, kailan natin ibalik. So, cancel muna natin. So, mag-aan tayo ulit. Add natin yung all. Kita nyo naman kung mayroong naputol. Here we go. So, na-edit na lang siya. Ang gagawin mo na lang is click mo yan. Pag hindi naka-click, so kailangan mo na i-click to. Tapos, okay mo lang siya. And then, save na lang natin siya para tapos na. So, save as kung saan mo siya gustong ilagay. And then, make sure to change it to PNG. Ayan. Tapos, and then, save. Okay na siya. So, yun lang naman basic na kailangan mong malaman into Photoshop. Hindi namang buong tools ni Photoshop is kailangan mong malaman. Ang kailangan mo lang is mag-crop, mag-edit ng photo, magpalit ng template, or magpalit ng background into photo kasi kung gusto create ng content. Kung gusto mo pang mapag-aralan yung Photoshop, pwede naman na gusto mong maging graphic designer, pwede mo naman siyang pag-aralan. Marami naman ibang channel na nagtuturo into Photoshop. So, thanks for watching, mga ka-BAs. I'm hoping nakatulong ito para makonsider mo na mag-start in a home-based job. At least, bago kaalaman, new skills na pwede mong magamit in your future home-based job. Mga ka-BAs, thanks for watching. And please consider subscribing and click the bell button so you will get notification if I have new video uploads. Thanks for watching!